Magandang umaga po sa ating lahat. Ano ang ibig sabihin ng flattening the curve? Ang curve ho ay kurba o isang napakataas na umbok. Ito po'y mataas na stage or trend ng mga taong infected na po ng coronavirus. At ang goal po ng ating gobyerno, mapababa ang curve. Sa Christian Circle po, meron po itong kaparehong problema. Meron din po tayong goal na mapababa ang curve ng discipleship. In fact, ang mga Christian churches po ay nakakaranas po ng discipleship deficit. Napakataas po ng trend ng discipleship deficit sa mga Christian churches. At ang goal po ng mga churches nowadays ay magkaroon din po ng flattening the curve sa area po ng discipleship ministry. Noon hong wala pang COVID, ganito na po ang sitwasyon ng mga churches sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ikot ko ho ang maraming churches dito sa atin. Kita ko ho ito, daming Christians are not producing new Christians. Ibig sabihin po, hindi sila nanganganak. They simply attend the church worship pero making disciples, hindi po nila yun culture. Alam ko naman na mahirap kasi it demands time, it demands consistency, it demands engagement. Talaga pong matindi po ang sacrifice kapag pinag-usapan ng making disciples. Hindi lang po culture ang problem ng maraming Christians ngayon, kundi meron din po silang mga mistaken belief o mga misinterpretation. Tinatawag po natin to na fallacy. Okay, ang iniisip po kasi ng iba na kapag sila po ay meron ng church involvement, yun na po ang tinatawag nila na discipleship. Pero ang tanong, paano ngayon? Wala tayong worship service every Sunday. Walang music, walang tech team, walang ushering, walang children ministry, wala tayong visitation, walang physical na prayer meeting, walang maintenance ang ating mga deacons, walang decoration ministry, walang youth service, walang singles fellowship. So ano pa ang ministry natin na natitira? Kaya nga, paano yan? Kaya nga nakikita ko ang absolute na utos na ito ng ating Panginoon. At sana po ay mapagbulay-bulayan natin to ngayong umaga. Alam nyo mga kapatid, ito pong making disciples, hindi po siya affected ng COVID. Katunayan, malaking tulong pa nga sa discipleship program natin ang COVID kasi magagamit natin siya bilang isang visual aid. Kaya kahit may COVID, pwedeng dire-diretso ang ating discipleship, pwedeng one-on-one or by twos or by threes through internet. Dito ko talaga na napatunayan ang absoluteness ng Great Commission of Jesus Christ. So here are my few suggestions. Sana tuloy-tuloy ang ating Quad Ministry Online, ABS Online, especially yung mga bunga ng ating nightly preaching. O kahit mga friends mo o relatives na may maganda kang relasyon sa kanila in the past. Alam nyo mga kapatid, kailangan na po tayong mag-level up. Ang mga Christians ngayon dapat maging parent na sila. Ibig sabihin ng parent, meron kang pinapakain, meron kang inaalagaan. Tulungan natin ang ating Christian circle to flatten the spiritual curve. Okay? Alam niyo ang sabi ng Bible, Proverbs 11:30, he that winneth soul is wise. Totoo yan, mga kapatid. Napakahirap mag-win ang kaluluwa. Alam niyo, mga kapatid, isang encouragement ko lang. Talaga pong napakahalaga po ng Great Commission. Ito nga po yung making disciples. Ang alam ko nga dyan ay isang uri din yan ng pagsuway. Kasi kung pinaniniwalaan natin na ang Great Commission ni Jesus, pat ito masunod, at tapos hindi natin nagagawa, masasabi natin na ito isang great sin din naman. Kaya nga, kung ngayong araw na ito, hindi tayo maaantig ang ating puso, ang ating damdamin, at hindi magkakaroon tayo ng pagsunod, abay pagsuway din po yan sa ating Panginoon. So sana mga kapatiran, ang araw na ito ay maging turning point natin. Tayo po ay mag-level up at tayo po ay maging bahagi ng project na flattening the spiritual curve. So God bless po mga kapatid, isang ma-discipleship na araw sa inyong lahat. God bless you all.